At importante ito yung sa ating mga brother Muslims na mukhang masyadong matindi ang recruitment ngayon sa Mindanao. Yes. At we have here our... Dito na ako, ha? Oh, dyan. Datu. Mas malapit sa ano, outlet. Yes, sir. Dyan. Hindi kailangan ka. Hindi kailangan kilala. Sumagot siya. Okay. At siyempre, ang ating former Yusek ng press office natin, si Busunya, ay ito ay fighter at advocate ng consumerism na nakakagulong sa atin. At ngayon ay dapat talagang patindagan ang ating inisip regarding sa kalokohan ng Meralco, PRC, and other related agencies. At we have here our resident political analyst na si Bernie Pasyon na pag-usapan tayo yung federal form na pinipilit ng ating presidente na talagang ito ba may pag-asa pa o talagang ito'y propaganda na lamang dahil wala naman tayong pagkagalingan ng pera para i-maintain ang ganyang klaseng form of governance. Okay, siguro umpisa natin kay Yusek Busunya. Yusek, please. Ay, salamat Eric, and ganito pala ang view from here instead of from the other side. Most of the time I'm on the other side. Pero, yeah, matata ka kasi. Ngayong umaga, medyo nasa kabila. Anyway, noon pong kagabi, when I got the text advisory ni Eric saying that ang akin pong i-address today ay yung ERC scam, S-E-A-M. Akala ko ho, eh, typographical error. Baka ang ibig niyang sabihin, ERC scam, S-C-U-M. Kasi ho, yung scam is a fraud or a swindle. Yung scam is an unpleasant and unwanted layer like scum of the earth. Tutuusin po, either one can apply to our subject. So, pagkatapos po ng session natin this morning, I will leave it to you kung saan ang i-apply ninyo na term. Anyway, to go to the topic today... Galing ka galing yung ating kaibigan, ghostwriter ni Sir Simonte. Ghost lang ako. Anyway, to go to the topic today, hindi ho natin mapag-usapan ng Energy Regulatory Commission na hindi natin masasagi ang Manila Electric Company, Meralco. Sabi nga ni Eric, ito yung aking favorite topic, favorite subject. Kasi naman po, ang Meralco serves 36 cities, 75 municipalities, and has a franchise area na mahigit ho 9,300 square kilometers. Ang customer base po ng Meralco ngayon is 5.8 million, about 5.6 million of that are household customers. So kung sundan lang ho natin yung a population of 5 per household, that's about 28 million people. Kung 6 per household, that's about 33 million people. So hindi ho natin maiwasan na masagi yung Meralco kung kuryente ang pag-uusapan. So tungkol po sa Meralco, madalas po natin, and even just last week, naririnig yung so-called Meralco Advisory. Ito po yung parating sinasabi ng ating mga kaibigan sa Meralco na itong time na ito, ang generation tataas o bababa. So it's either good news or bad news depending on where the generation is going to go. Other specific cost components like transmission, system loss, etc. go up and down. Pero proudly, sinasabi ng Meralco, ang aming distribution charge hindi nagtaas, ganun pa rin. Alam niyo po, yung ganyang claim is factual and accurate but disingenuous. Disingenuous po yan in the sense na hindi nila sinasabi ang totoong istorya ng kanilang distribution, supply, and metering charge. Ganito po yan. Yung tinatawag na DSM ng Meralco na sinasabi sa kanilang advisory, hindi nagtaas o nagbaba. Ito po ay na-determine o na-establish as far back as 2011. 2011 pa po ipinako yan, hanggang ngayon nakapako pa rin. Kaya pag sinabi ng Meralco, hindi tataas o hindi bababa o hindi nagtaas o hindi nagbaba, factual po yun. Pero
nag-umpisa po yung 2011 and under the rules ng Energy Regulatory Commission, hindi yun ipinaganaw, ipina-challenge, or ipina-question sa atin for an entire period of 4 years, 4 na taon po. From regulatory year 2012 to regulatory year 2015, which is calendar year July 1, 2011 to calendar year June 30, 2015, untouchable yung rate na yan under the rules ng ERC. Ano po yung masakit doon? Noon pong in-establish yung rate na yan in 2011 to take effect July 1 of 2012. Umakyat po ang charge ng Meralco from about 92 centavos per kilowatt hour, umakyat sa first year to 1 peso and 22 centavos per kilowatt hour. In 2014, which was about almost towards the end point, umabot po ang pinakamataas na DSM ng Meralco sa 1.6464 per kilowatt hour. Yung DSM po, just to put a context, ang atin pong monthly bill sa kuryente, kung titingnan nyo, nakikita nyo sa itaas generation, which is about 55% of total cost. Kasunod is transmission, which is I think anywhere between 9 to 12% of total cost. Kasunod ay distribution, supply, and metering charge, which is the Meralco charge. So yung 164.64 na yun, yun lang yung component na directly pumupunta sa Meralco, yun yung kanilang distribution and supply charge. So, yung 164.64 na yun, ano ho ang naging impact noon sa atin at sa Meralco? At the time that Meralco was operating under return on rate base, ang annual net earnings ng Meralco naglalaro between 2.7 billion and 3.2 billion. If you do the mathematics, yung 2.7 billion or 3.2 billion, i-divide nyo ho by 12. That is going to give you the monthly net earning of Meralco, and it is definitely in hundreds of millions. Ano ho ang naging impact ng pagtaas ng presyo? Pagtaas ng presyo, on the first year alone, at 122 per kilowatt hour, umakit na ang net earnings ng Meralco to 6.7 billion, 7.2 billion, 9 billion. Sa kasalukuyan po, in the last annual report ng Meralco, ang earnings, net earnings ng Meralco, umabot sa 19 billion pesos. Divided by 12, that's more than 1 billion pesos a month. Divided by 30, hindi pa ho ako tapos sa sinasabi ko, millions na ang kinita ng Meralco on our account. Saan po nang galing yung 19 billion na earnings? Dito po sa ipinangangalandakan ng Energy Regulatory Commission na tinatawag nila na Performance-Based Rate Making or Performance-Based Regulation or PBR, inibaho yung rate recovery and rate setting methodology. Binigyan ang Meralco and the other private utilities under PBR, binigyan ng tinatawag na weighted average cost of capital instead of the return on rate base. In a Supreme Court decision, under the return on rate base, the maximum that a utility can recover is 12%. 12% to. Pagdating ng WACC, itinaas na ho ngayon yan, ang current is 14.9%. Ang inapayan ho ng Meralco was 19%. Kaya pag humaharap po sa atin ng ERC, sinasabi, oh, magaling kami, utang na loob niyan. Imagine, yung 19% namin, di namin pinayagan. Binigay namin 14.9%. Bakit ho naging 19 billion ang earnings ng Meralco? Ito pong 14.9% ay in-apply ng Meralco under the aegis, under the approval of ERC, in-apply sa tinatawag na regulatory asset base. Sa kasalukuyan po, ang regulatory asset base ng Meralco ay tumatayo sa somewhere around 132 billion or 128 billion or thereabouts. Pagpalagay mo na 128 billion ang regulatory asset base. In-apply mo yung 14.9%, nagkaroon ng Meralco ng tinatawag na return on capital based on 14.9% against the 132 or 128 billion
Kaya ang return on capital ng Meralco for regulatory year 2014 and 2015 is 20 billion pesos. Ang naging net earnings from that, 19 billion. Suspecha ko, the 1 billion was applied to the corporate income tax. Kaya, from return on capital, 20 billion ng net earnings ng 19 billion. Ito po yung problema dyan, sa computation na yan. Ang equity or investment money, investors' money in Meralco, based on the 2015 annual report, is about 82 billion pesos. 82 billion ang equity. Ang return on asset base, or the asset base, regulatory asset base, is about 132 billion. Bakit po nagkaganon? Kasi ganito po, noong magta-transition ang Meralco from return on rate base to performance-based regulation, mandato din ng ERC, nagkaroon ng reappraisal of assets. Okay? Ang reappraisal ng assets, tinignan yung current value, binook at current value na reappraise. From about 60 billion or about 70 billion at that time, pag reappraisal, naging 80 or closer to 90 billion ang asset base because minarket value na yung assets. So in other words, it is not new money put in, it is a paper exercise na tinignan, sinabi, ito na yung value. So, umabot sa 90. Pagpasok ko ng PBR mula noong 2008, isa sa cost items na nandoon ay ang tinatawag na CAPEX, capital expense. Dito po sa third regulatory period, ang capital expense na inalaw ng ERC for Meralco, and remember, the third regulatory period ended on June 30, 2015, ay 37.1 billion pesos. So yung 37.1 billion, yun ang pinabili ng capital equipment. Pagkatapos po ng period na yan, yung depreciated value ng capital equipment na 37 billion, idinagdag doon sa asset base. So remember, because of the CAPEX, tayo yung nagbayad sa equipment na yun. Thank you. At the end of the period, idinagdag sa asset base, sa regulatory asset base. Pagkatapos, maidagdag yung ating binayaran na capital equipment, in-apply yung 14.9%, siningil tayo ng 14.9% as a return on capital. Bear in mind, it is our capital that bought the equipment. Kaya po, nagtaas ng nagtaas, umabot ng 132 billion yung asset base. But the equity ng investors in Meralco is I think about 82 billion as of 2015. So, pera mo na ang pinangapital, siningil ka pa ng interest doon sa kapital. Ang weighted average cost of capital kasi is supposed to cover the cost of interest and the cost of borrowing. So, kapital mo, siningil ka ngayon ng bayan doon. Kaya umabot ng ganun yun. Ito po ay ilan-ilan lamang sa mga naka-embed sa PBR na ipinangangalandakan ng ERC na a most efficient system for rate setting. Pero ito po ang tanong ko sa ERC. If PBR is efficient, why in heaven's name have they not been able to do the rate reset that should have been completed on June 30 or before June 30, 2015, up to now, wala pa hong rate reset. Ano ho ang significance ng rate reset? Maybe this is just the final point. Ano ho ang significance ng rate reset? Sa rate reset ho, remember sabi ko kanina, ang rule ng ERC, sabi nila, pag naset na namin yung rate, hindi nyo na pwedeng i-question yan for the next 4 years. Every 4 years, nangyayari yung rate reset. So itong rate reset, dito lang po sana natin matatanong ng tuwiran, derecho, under the rules, yung mga nasingil sa atin ng Meralco for the third regulatory period. Ang nasingil po sa atin ng Meralco for the third regulatory period was 226 billion pesos. Ang 226 billion pesos na yan is roughly accounted for as follows. 79 billion return on capital. 61 billion operating expense, 37 billion capital expense, 23 billion return of
of capital. So between on and off, mayroon kang 100 billion. Return of capital is the so-called regulatory depreciation. Regulatory depreciation. Isa ho yan sa itatanong namin sa rate reset. Kung depreciation yan, nasaan yung pera na yan? It should be put in a trust fund. It should be protected. It should only be applied to the replacement of equipment that are aging. Under the circumstances, we were charged 100 billion for new equipment, 79 billion for new equipment, 23 billion for old equipment, or roughly 100 billion. A very interesting item in the cost is a 24 billion so-called under recovery from the first and second regulatory period going into the third. Ito pong 24 billion na to, initially, nag-announce ang Meralco sa stock exchange. They're a listed company, so they are obligated to do their disclosures. So ang initial disclosure ng Meralco, sabi nila, we stand to collect 18 billion under recoveries from the first and second regulatory period. Subsequently, Meralco filed an application where it asked for 20 billion under recovery. Lo and behold, ERC approved 24 billion pesos. It has yet to be explained how this amount evolved from 18 to 20 to 24. And remember, ang definition ng ERC sa under recovery is something like this. Sabi niya, binigyan namin ang utility ng WACC for a certain period. Pag hindi niya nasingil yan at the end of the period, he can collect that as an under recovery. Bear in mind, my friends, under PBR, every approval at the start of the PBR is based on projected expense and projected sales. Those are projections and estimates. Pagkatapos at the end of the four-year period, sisingilin sa'yo without verification whether they complied with their estimated expense or whether they yielded the projected sales, walang verification, sasabihin na lang, pag hindi mo nakuha yung amount na yun, you can get it as an under recovery. The very big beef that we have with ERC is this. If the rate reset, by the way, which should have started in January 2014, was indeed undertaken according to the timetable, the questions I am raising now would have been questions that we would have raised to Meralco, and Meralco would already have been under obligation to answer those questions in a rate reset. But it did not happen in January 2014. It did not happen until the lapse of the third regulatory period on June 30, 2015. Instead, my friends, on November 8 last year, 2016, ERC posted in its website rule number 25, which is actually the rate reset order that should have been issued in January 2014, November 8, 2016, and the most beautiful provision in the rule 25, it said Meralco and the PBR utilities have until November 2017 to file for rate reset. And rate reset is not a simple matter. It's a complex, convoluted process, and it takes about 1 year, our experience in the third regulatory period. So if they file on November 2017, matatapos ho ang rate reset, papasok yung bagong rate for the fourth regulatory period about January of 2019. And guess what? The fourth regulatory period is going to end June 30, 2019. Tapos na ho yung 4 years. So ano ho ang net effect nito? Net effect is, Meralco is collecting without being held accountable for their collections for the third regulatory period. The new amounts that have been approved not on the basis of merit, not on the basis of justifications, but only by ERC saying we are allowing Meralco to collect an interim average rate referenced to the smooth maximum average price for the third regulatory period, which is now about 1 peso and 39 centavos per kilowatt hour. So
I would leave it at that. There are many things that we really should do as consumers. There are many things that should be done via the Energy Regulatory Commission. Dapat to simpihan ng something yan para they get their assets moving. And well, abolish if you abolish, but you have to replace it with a regulatory mechanism or oversight mechanism. Otherwise, we will be more than left to our own resources without a lifeline, without any support. So that's about the size of it, my friends and friends in media. If you're going to start a confrontation against this kind of an abuse, then it would, I think, certainly be a very welcome development, considering the mood and the temperament of the present administration, which is looking towards fixing these things. Definitely, our power industry needs a big fix. It is in a deep hole, and it has very serious problems. Thank you. Very good information, Yusek. Thank you. But before I start calling Andy, like acknowledge the presence of my good friend here, Nakai Gonzalo, the president of the broadcasters. No? Thank you. No, before mo yun, bago. Ano? Serye. Oh. Inibitahan ako para sabi ko, sorry, may form kami kayo photo Eric. Alam niyo, every Sunday, sorry na lang ako. Pag-isip mo ng baga, nandun na kakagad ako nakapokus sa DWIC. Yun ang programa ni Lakay, kasama si Aileen Talipig. Maganda, masaya yung tandem nila. Ang ganda na sinabi ng ating undersecretary dito. At the mere fact na kung ilalifestyle check nyo yung mga taga-ERC, wow, hindi mo maintindihan kung saan nagaling ang mga yaman itong walang yaman ito. No exception to the rule, ha? All of them sa top level, ang yayaman. Kaya dapat siguro, doon tayo mag-start, Yusek, ilalifestyle check sila. Maniwala kayo. Sampul na sampul. Ang tawag ko dito, Eric, this is regulatory capture and regulatory failure. ERC now looks like a twin-headed monster. And it is both guilty of regulatory capture and regulatory failure. Actually, nakatulong yung mga data ng ating kaibigan si Mark Texon dito sa mga input na sinasabi ng ating kaibigan si Yusek. No? I'm sorry, Mar. No, I'd like to personally acknowledge then the inputs ni Mar. This is not a solo, and Mar has been, as an accountant, my partner, number cruncher, has been way ahead. In fact, he has this document. I have one copy of it. I can leave it with you. It outlines the different indicators that there is indeed regulatory capture and regulatory failure. Actually, I prepared hard copies. Oh, you? Because the problem with the problem... Ganyan kasi pag itong si Mark. Oh. Actually, the problem with our top government officials is that they rely on one page summary. May executive eh. May ayabang kanal. Hindi tayo yun. Utos yun. Anyway, ang bibigat ng problema natin, halimbawa kung mukha niya high power range, masasawal mo ba sa one-page explanation niya? Napakalalim ng problema niya. Ngayon, yung insights ni Yusek, with your respect to him, kung hindi siya accountant, siyempre may kulang. Kasi, big picture. Nag-aaral kami ng 4 years, nag-review ako ng halos 1 year for VCPM. Tapos nagtrabaho ko more than 20 years practicing my profession. What we did right, what we did wrong. Eh, hindi makukuha sa experiment yan sa pag-iisip ng mga energy officials, outsiders looking in. Nilagay mo lang dyan, walang alam yan. Mas maraming alam yung nanggaling dyan na hindi nila tinatanong. Ngayon dito sa Juan, sa Meralco, tsaka sa ERC, tama yun, merong key indicators of regulatory capture. Mga kwan ito, mga concrete evidence ito, incontrovertible, and very fundamental. Kamukha nun, kahit si Butchago doon sa column niya, sinabi niya, magmula nung in-implement siyang PBR na yan, biglang lumaki ang income ng Meralco. Oh. Eh ano reason na yan? Kamukha sinabi niya, 14%. Na actually, ang Supreme Court ruling, return on investment ang sinabi. Hindi return on rate base.
Kasi yung ginagamit na return on rate base, kamukha sa MWSS, na consisting of assets using operation plus working capital, actually composed of two kinds of assets. One, those provided by, funded by creditors. Eh, mas malaki yan. Normally, ang rule, 70% credit, 30% capital. Tapos yung provided by stockholders. Eh, ano ang nasa system? Magbabayad tayo ng interest expense on loans. Tapos, yung loans na ginamit sa pag-acquire ng assets na funded by creditors. Tapos yung 12%, ibabase mo pa rin doon sa total assets na yun na funded by creditors and stockholders. Samantalang binigay mo na yung profit ng creditors by way of interest expense, kaya lumit mo yung profit. Kaya pag ginamit mo yung balimbo na yun, dahil hindi yung mga ekonomista na balik doon, hindi naman sila accounted. Akala nila, walang alam mga accounted, baliwala yan, mga bookkeepers lang yun. Eh, hindi nila alam yun na may double billing. Kasi ang correct method, pag ginamit mo yung return on rate base, hindi yung net income over assets, kung hindi net income plus interest expense over assets. Eh, the way they implement it, inaalis na nila yung money. Yung money. Kaya, ang nangyayari, yung assets funded by creditors, nagbayad na ng interest expense sa creditors, tapos bigbigan mo pa ng 12% papunta doon sa stockholders na hindi naman siya nag-finance. Yan ang isang bagay. Ngayon, kaya sinabi ko, very important yung sinabi ng return on investment ng Supreme Court. So, yung implementation ng return on rate base, in the first place, mali yun. Pangalawa, very fundamental. Yung Supreme Court decision 1966 pa yan, na Energy Regulatory Board versus Miranto, na appear noong 2002 dahil nagkaroon ng issue sa corporate income tax. Ang naging decision ng Supreme Court, 12% reasonable return based on net income before income tax. Ang sinabi ng Supreme Court, yung determination of reasonable rate is judicial prerogative. Kahit sinabi sa batas ka, pwede kayong mag-earn ng 20%, 99%, i-outlaw naman. Yung hindi papayagan ng Supreme Court. Kanila yon. Dahil tama nga naman, ipapalo ko sinabi na kung you're entitled to 70% rate of return. Kung useless na, kung helpless ng Supreme Court, eh di kawawa naman tayo. So, very clear din sa kanya na ang nag-final decision si Justice Puno. Supreme Court Justice Renato Puno. Kaya sinagad ko siya ng policy na ang mga consumers entitled to reasonable rates. Ngayon, ako naman, ang formula ko lang dyan, computing mo yung reasonable return, yung 12% return on investment. Whatever that is, that will equate to reasonable return. Kaya ngayon, going back to Samuel, to sa Meralco, actually, ang dapat na reckoning niyan, yung return on equity. Meaning, yung capital invested by stockholders. Yung lang, huwag isasama yung funded by creditors dahil yung bayan naman ng interest expense. At yan, 12%. Eh, yung sinabi niya, 14%. Di ibig sabihin, in violation of law law ito. Dahil nung PBR, kahit nang itira na yan, wala namang sinabi EPR, sinabi lang ang alternative methodology. So, very big. Kaya, hindi supported ng PBR, ng EPR yan. Kaya sabi ko, kahit sinabi ng EPR na entitled ka sa 40% or whatever, Supreme Court ang magsasabi ko, reasonable o hindi, at ang sinabi, 12%. Yan ang reasonable return. Kaya yan, number one violation ng one. Na, kaya nga ang wago, is this Supreme Court decision on 12% rate of return a joke, which is why it is violated with impunity. Tapos, ang isa pang depekto ng PBR, ano ka nun? Asset replacement value. Yung ang gagamit nila sa kakumisa nga, pati future capital expenditure. Ano ang depression nito? Kung tama ang method, okay rin eh. Yung accounting treatment, pero mali ang accounting treatment. Ano yun? Nakasama sa regular rates, edi treated as sales. Kung treated as sales, treated as income ng Meralco. Kung treated as income ng Meralco, yung cash generated, eh mare-record as assets owned by Meralco. Pag in-invest mo yan, yung capital project, mare-recorded as assets owned by Meralco. What will happen afterwards? Eh di i-recover pa rin sa consumers ito by way of depreciation and reasonable return.
Eh samantalang hindi naman Meralco na ito, kundi consumers na. Eh bakit uulitin mo na naman? Yan ang nangyayari sa present system dahil hindi nagtatanong sa accountants yung mga simple sa ERC, tatanga-tanga or sabi nga ng regulatory capture. Eh yan ang isa sa sinasabi ko sa fund na mali-mali yan. So ang pinaka-fundamental, enforce yung Supreme Court decision at kailangan siguro dyan lawyer. Okay, lawyer, matagal na akong nag-apply. Sorry. Ako lawyer. Hindi kaya sana kung mayroong tutulong dito dahil Supreme Court decision. Kaysa si DIBP President to dati. Hindi, naglalaro na sa utak ko. Kasi doon nagkakagulo sa percentage eh, di ba? Percentage of what? Eh yung what, kung ano-ano ang ipinapasok doon sa what eh. Percentage of what, di ba? 12% of what? Ngayon, tanong sa accountant, pwede ba tayong gumawa ng matrix? Para sa halip na percentage na, di ba? Kunwari, sasabihin natin sa Korte Suprema, kunwari, ang inilagay din ng kapital eh, 100 billion. Ang reasonable return sa kanila, hindi na percentage ang i-ask natin sa Supreme Court. Eto na, actual figures na. 1 billion. Ganun na usapan. Pwede ba tayong gumawa ng matrix na gano'n para hindi tayo natatalo sa mambo-jambo sa... Meron ko akong kwan. Sagot dyan. Ginawa na yan. Nung oil industry regulation, okay. Ang technocrat noon, Orlando L. Dalang, Director ng Bureau of Energy Utilization, part ng Department of Energy ngayon. Hindi man nalang pangalan ng department. Eh siya, kaya niya naisip ito, hindi siya economist. Chemical engineer siya, Texas A&M University, at kasama namin sa PNOC. Naging boss ko siya afterwards. Actually, ako na akong boss, Wharton eh. Kaya sa corporate planning, naging head ako ng corporate planning siya, naging boss. Kaya, kumbaga sa akin, yung total picture approach at saka mga analysis, I work with the masters, so to speak. Ngayon, sa oil industry regulation, inocompute yung maximum profit rate per liter of gasoline, per liter of diesel, per liter pero, etc. Hindi percent return ang ginamit. Ngayon, at that time, kung gagamitin yung percent return, eh siyempre sasabihin 12%. Eh ang ginamit nun ako na minimum peso profit per liter na allowable, rock bottom. Kaya pag kinuha mo ang rate of return, way below 12%. Eh ngayon, okay lang sa mga oil companies dahil mainly foreign oil companies ito, Petrolan Pilipino eh. Eh kaya kahit ang Petronel na medyo jeopardized, hindi ulit Petronel employee kami papunta ka ba? Na pag translate mo sa rate of return yung percent, eh mababa, eh hindi sila. Dahil ang oil companies naman, foreign oil companies, part ng integrated international operations sila ng Philippines, kumikita sila sa crude oil. So, yun ang kondol. Okay, tatanggapin naman. Kaya wala namang umawal doon eh. Minsan lang, umawal lang oil companies, yung president ng Caltex, Kim Wallace, dahil wala pang price increase. Nung araw, ano sabi niya? Naalam sa malaki niya. Merong crude oil shipment to the Philippines, pero pag wala pang price increase, da-divert namin sa ibang lugar. Price increase. Oh. Yun ngayon, yung, kaya, ang isa pa reason, kapag bago situation, mayroong new cost increase, new bank, hindi every time na gano'n, magre-recompute na naman. Kaya, rate of return lang ang cost expedient. At saka, kahit 2% rate of return lang, okay na yun. Ganyan, basta na-determine yung percent of return, based on that, malalaman mo na kung ano yung one. Kung ano yung dapat na rate per kilowatt hour. Ngayon, i-distribute ko itong bago sa inyo kasi yun nga, mahabang oras kung i-explain natin. Ganda mahaba. Anyway, thank you, Palmong, at you second, please. Eh, dagdag ko lang konti. Mayroon talagang actual na case. PBR din ang ginagamit. This is in Alberta, Canada. Ang ginawa ko ng Alberta, Canada,
ang in-apply na rate 8.4% at in-apply sa equity. Ginawang return on equity at 8.4%. Ito pong 12% is a maximum that was set in the public service law. Sa public service law yan, yung 12%. And it's a maximum. So if a company can survive below the maximum, and obviously it's going to run into billions, even if 8.4% yan or 8%, then dapat sufficient na yun. Kaya lang, it is addressed to the judgment of the regulator. And when we have a case of regulatory capture and regulatory failure, then we're in trouble. We're in trouble. Tama ho yun, yung return on equity. Kaya nga, pinainta ako, ang sinabi sa Supreme Court Decision, return on investment. Kaya pwedeng interpret ng tama. Saka ang isa pa ho, actually, ang reason kung bakit ang Pilipinas very high ang power rate, very high ang water rate, very high ang toll rates, very high ang telecom rates, there is one common root or denominator kung bakit ganito. Ito yung hindi sa atin sinasabi ng mga economist. Wala tayong enforcement of rate of return limit. Pansinin ninyo, alam ba ng gobyerno natin kung anong kita ng mga oil companies, kung anong kita ng mga telecom industries? Hindi sinasabi sa atin. Ang Maynila, alam niyo ba kung anong rate of return niya? 2008, 247%. Kasi kaaalaw ng rate increase ng mga judge na nag-rehabilitate, eh yung judge wala namang alam sa rate setting, basta nagbigay siya kung ano yung hiningi, eh sobra-sobra. Kaya 247%, sumunod 147%, sumunod 80%. Ang latest na kinumpute ko, 37%, still way, way above 12%. At kung i-apply yung nasa MWSS charter na return on rate base na kasama yung assets funded by creditors, kailangan 444% return on equity bago ma-exceed yung 12% doon sa value ordinary. Kaya yun ang kailangan natin, strict enforcement ng rate of return limit sa public service. Ito yung sa captive markets imbued with public interest, yung thousands of ordinary goods and services, wala akong pakialam dyan. Ito na, ilan lang yan. Magbibilang mo sa daliri mo, hindi paabot mo sa po siguro. Ngayon, sa ating legal and economic system, nandyan na yan eh. Yung MWSS charter, meron nga sinabing 12%. Yung BOT law, yung bill to credit transfer law, at part there, meron sinabing 12%. At saka yung Supreme Court decision mismo, part of our law, yung jurisprudence, yung 12% rate of return limit. Saka hindi guaranteed ratio na, ibig sabihin, kung inefficient ka, you can earn less than 12%. Yun ang maximum. Bigyan kayo ng document ni Mar para mas maintindihan nyo, no? Dahil napakaganda ng mga input na yun. Well, anyway, merong reaction si Perdip Asyon. Ako po yung chairman ng Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention. Ang tatay ko po ay founder at president ng Consumers Union of the Philippines. So, batang maliit pa ako, familiar na ako sa issue na ito. Ang solusyon po dito, hindi technicalities, hindi Supreme Court, hindi Energy Regulatory Board. Ito po ay political. Political po ang solusyon dito. If we keep, sabi nga, di ba, ni Einstein, if we keep on doing the same thing and expect a different result, we must be stupid. Simpleng-simple lang po ito. Nung panahon na Senator Arturo Tolentino, kung nabasa ninyo yung kanyang autobiography, mayroong Public Service Board ng araw. Public service po ito, hindi po ito profit motive. Ha? Pumasok, in a larger picture, nakialam po dito ang mga imperialistang bansa, lalo na yung IMF World Bank. Pagluklok nila kay Cory Aquino noong 1986, ang tawag nila, they depoliticized the rate setting by deregulating everything. Ano ibig sabihin ng deregulation? Wala nang pakialam ang taong bayan sa pamamagitan ng kanilang hinalal na gobyerno. Correct. Sa pagseset ng presyo ng kuryente, tubig, gasolina, toll fees, etc. etc. Samantalang ito po ay dapat politicized. Bakit dine-politicized? Para hindi bumaho yung mga tuta na mga imperialista, IMF World Bank at mga negosyante na niluklok nila sa pwesto para hindi bumaho yung mga presidente, vice-presidente, senator, congressman, para hindi sa kanila magalit ang tao. Magalit ang tao sa ERC na hindi naman nakaintindihan ng tao. Meron ba nakakaintindihan siya sa ERC?
Eh, nagtawa ko ng pinapakinggan niya, nahihilo ako eh. Ha? Sinasadya lang, hiluhin ang taong bayan. Ako pa certified public accountant. Nagpapanggap lang ako, hindi ko naintindihan, pero naintindihan ko yan. Sinasadya nilang hindi maintindihan ang common tao. Ha? Ang solusyon po dito, political. Nananawagan tayo kay Presidente Duterte. Huwag mong sayangin ang iyong political capital sa cha-cha. Ang charter change ay magdudulot ng destabilization. Baka dyan ka pa matanggal sa pwesto. Kalimutan mo na yung charter change at saka yung federalism na yan. Gamitin mo ang iyong political capital. Isa lang, pababahin mo ang presyo ng kuryente, tubig, gasolina, toll fee, etc. etc. How? Ibalik mo, gawin mong politicize, hindi depoliticize. Gawin mong politicize ang rate setting. Tanggalin mo ang deregulation, ibalik mo sa regulation. Paano po? Unang-una, i-abolish, certify as urgent the bills that will repeal EPIRA, all the regulation law, the law regarding MWSS, et, the law regarding the toll fees, etc., etc. At gumawa po, ibalik yung Public Service Board. Ano itong Public Service Board na ito? Diyan, kasi public service nga ang pangalan eh, hindi profit service eh. Di ba? Hindi ito to serve the oligarchs. Ang gawin po, Legislative Executive Public Service Board, wherein the people, through their duly elected representatives in Congress, the House and the Senate, magkoconduct ng mga public hearings, titignan lahat, pakinggan lahat. Kailangan po politicize ito, hindi depoliticize. Diyan po tayo nadali sa depolitization at saka deregulation. Diyan po tayo nadali. Ang solusyon po dito, hindi Supreme Court. Nagpunta na tayo sa Supreme Court, may nangyari ba? 2001, kasama ako ni Enrile. Nandun kami sa RTC sa Pasig. Eh, nagkaroon ako ng puting buhok eh. Wala pa rin eh. Pupunta ka sa Energy Regulatory Commission, walang mangyayari dyan. Naubos lang ang pera mo dyan at saka oras mo, walang mangyayari. Political po, the President must take a hand in this. Ibalik sa taong bayan at saka yung Miralco, ninakaw yan ha. Pilipino may-ari niyan, taong bayan. Ah, paano na re-acquire yan ng mga Lopez's? Ah, wala silang binaya, misin ko sa gobyerno na ibalik sa kanila. Samantalang nung in-acquire yan ng Philippine government, binayaran sila ng Philippine government. So political po ang solusyon dito. It is not judicial, it is not going to the ERC. We will just be falling into their trap. Kasi talagang ayaw nilang i-politicize yan. Dapat po yan i-politicize. Ah, yan po ang solusyon dyan. Okay, thank you. Sige. Itugtog ko lang ito. I have to add this because this is addressed to the President. On an immediate basis, marami ho ang magagawa ng Presidente sa kasalukuyang presyo ng kuryente. Kung titlan nyo ho yung Meralco bill ninyo, sa ilalim nito, nandun yung taxes. Ang taxes ho na yan, hindi ho yan nire-regulate ng ERC. Ang nagda-drive ho niyan is the BIR Commissioner. Pag sinabi ng BIR Commissioner, sigilin mo yung ganito, sigilin mo yung ganyan, sisigilin yun. Yun under sa Pangulo. Pwede niyang utusan yun ng diretso. Purely executive action, walang legislative intervention. Let me point out a few things sa taxes natin. Una, ang system loss, which is a loss as it is, bina-value-added tax. Saka nakakita ng loss na questionable pa, may value-added tax. Yung franchise tax na maliit na item, may value-added tax. I was looking at the subsidies. Ang subsidies, and mind you, these are involuntary subsidies. Ito yung subsidies sa lifeline rate, yung those consuming below 100 kilowatt hours. Ito yung subsidies sa senior citizens na chinacharge sa atin. Involuntary subsidy as it is. Look at the fine print of your bills. Mayroon din yung value-added tax. So, doon mismo sa tax component, which can be anywhere from 8% to 9% of your monthly bill, the President can fix it by direct executive action. Doon pa lang, gawin lang nila yung tama na pagbubuwis. Pwede bang bubuwisan mo yung loss? System loss? Pwede ba yun? Saka yung refund, ano nangyari sa refund natin? Ay, ito Eric, magandang story yan sa refund. The Supreme Court case was already mentioned a while ago. We won a refund which amounted to about 30 billion, 32 billion. Principles were already discussed by Mark very thoroughly. Let me go to the refund. Tayo po ay nag-refund
na ang ibinigay sa atin ng Meralco na refund is offsetting against our monthly services. Diba? Yun ho nangyari. Offsetting. Offsetting. Remember this. Think about this. Yun ho monthly service ninyo under the present PBR is collected from us in advance. In other words, yung servisyo na ibinayad sa'yo as a refund in effect, binayaran mo na yan in advance dahil pini-BR ka na eh. And the PBR, the 266, the 226 billion na kinolekta sa atin ng Meralco in advance was supposed or covers all the services that they needed, all the money that they needed to provide the service to us. So in other words, yung kuryente na yun na kinonsumo mo, siningil na sa'yo in advance. Pagkatapos ngayon, accounting, yung offset, yun ang gagawin na bayad sa atin. Anong epekto nun? Diba, yung interest nun. Yung interest ng pera. Exactly. Di ba the net effect is tayo ang nag-refund sa sarili natin sa kuryente na binayaran na natin. If you look at it closely, thoroughly, unlike Martikson, I said, I'm not a lawyer, no? If a lawyer looks at it thoroughly and closely and examines it in that context, it is very much possible that the 30 billion refund has not yet been refunded. To my mind, ang pagkaintindi ko, sabi ng mga accountants, if it was going to be a real refund, it should not come from cash flow, which is the cash flow na yung mga kinolekta sa atin. It should either come from net earnings, in which case pera na yun ng investors, or there should have been a new capital call equivalent to the 30 billion, and the 30 billion generated from the capital call should have been applied to the refund. As it is right now, it is a very open question kung na-refund ba tayo o hindi. Very nice. But anyway, ganda ng mga pinagaling natin bisita. Mga na, Val. Dahil wala tayong time masyado eh. At we have two more guests. So, yung mga input ni Mal, anyway, ipaparm out niya sa atin yan. Ilalagay ko sa vlog para makuha lahat ng mga interesado. At with us today is the convener of the Balik Provincia program na dapat talaga yan ang implement para mabawasan yung mga city, yung mga tao, may population sa city, masyado ng ano eh. Lahat ay papakasakali sa bawat syudad eh. Ang ating kaibigan si Tito Osias ang mayroong program dyan na hindi masyadong pinapansin pa ng gobyerno. Eh, wala pa sila ba? Tito, ikaw muna, bago si Datu. Datu, sorry, uunahan lang muna kita kasi pinakamasarap to pag-usapan yung ikwento mo kay Bukod ni Eric. Ayo, bomba yan kay Datu. Itong sa amin sa Balik Provincia, tinitingnan namin na wala talaga sa ating mga tao ang kapangyarihan dito. Kasi sunod-sunod lang tayo kung anong sinabi ng mga tayuhan, kung anong sinabi ng gobyerno, at kadalasan tinatago pa sa atin ang katotohanan. Ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng pabayaan is the fact na pagka hindi natin nasikaso ang ating agrikultura, gumawa tayo ng hindi na lang raw material kundi finished products, ay talagang walang valor yung ating mga hanap buhay dito. Kaya napakatagal, walang ginawa ang Pilipino kundi magtanim at mag-supply sa mga Amerikano, mga Hapon, mga Inchik, mga iba-ibang mga klaseng tayuhan para yung kumita yung mga industriya nila sa kanilang mga bayan. Tayo, raw material lang. In other words, hanggang ngayon, makikita natin sa coconut, ang pinakamagandang, ang pinakamaraming Pilipino ay umaasa lang sa copra. Eh ano ba yung copra? Gagawin lang nilang sabon, gagawin nilang kung ano-ano mga iprodukto sa labas. Kinuha na nila yung ating raw material, wala naman nakinabang sa atin. Ang kinikita lang ng farmer, sa bawat hektarya ng copra, 30,000 pesos per year. Tapos hati pa yung sa landowner, kaya 15 million siya. Kaya yung isang ginawa namin dito sa Balik Provincia, nag-focus kami sa paggawa ng high-end na lagbalog. Yung lagbalog natin ngayon, kung saan kami namimili sa mga coconut areas, ang kinikita ng mga farmer na kasama sa programa namin is 300,000 pesos per hectare per year. But that is because we chose not to be a raw material supplier anymore, but rather to create a finished product that is of high
added value and that can compete with any foreign liquor or alcohol beverage because we have the top quality, the top taste, and of course, we are also pricing it effectively. Pwede tayo lumaban sa mga Johnnie Walker at saka Jack Daniels at kung ano-anong pa mga foreign brand. And it is with great joy that I report to you today that according to the people at Duty Free, Lacan is now the highest selling among the... So we have shown that by concentrating on producing a branded and excellent finished product, the Filipino can compete globally. But we are not content with Lacan. We are also moving into Vino de Coco, which is a coconut wine. And we are now expanding our distillery in Lipa into wineries. And we will be making Philippine tropical fruit wines so that we have a lesser priced set of products to offer aside from the high-end Lacan. And we are not stopping at coconuts. We are also now looking at bamboo. And we had a breakthrough only 2 months ago in Pugo, La Union, where we have been able to perfect the process to make activated bamboo charcoal from basic bamboo charcoal. And the impact of that is that while the bamboo charcoal producers in La Union are only now getting 250 pesos per sack for their bamboo charcoal, we are prepared to buy their bamboo charcoal at 2,000 pesos per sack because we have another process that we convert the charcoal into a high-end activated bamboo charcoal powder that can be used for soaps, that can be used for breads, that can be used for many other products, especially for detoxifying, for dehumidifying, and deodorizing. In other words, the goal of Balik Provincia is to be able to free us from being content. Huwag na tayong tumagal dun sa pwede na. Pumunta tayo dun sa main value added sa ating mga agricultural products kung gusto natin umangat ang Pilipino. At ito, pwede natin gawin na kahit na walang tulong sa atin ng gobyerno kasi wala ho kaming hiningi na tulong sa gobyerno sa mga private sector projects natin. We, I think, as a people, need to understand that we now need to be able to stand on our own 2 feet without asking for handouts from government because we have the capacity as Filipinos and as Filipino entrepreneurs, to be able to convert the great natural blessings that the Lord has given to our country if we are willing to work so that we are not going to be agricultural primary raw material suppliers, but rather competitors in the global market for finished products, hopefully branded proudly with Philippine brands. That's basically what I have to say. I have a few papers that I would like to distribute a little later. So that's basically the message that we have. But we have now the Lacan Lampano, we have the activated bamboo charcoal called Bamboo Black. We are also going to be announcing breakthroughs in mushroom culture and in other agro-industrial fields in the next few months. Very nice. Thank you very much, Tito. At ngayon, ito nating si Datu Andoga. Andy, please, bigyan mo kami ng expose mo. Thank you, Sir Dr. Eric San Juan. At magandang umaga po sa inyo lahat. Actually, for Sir Eric, medyo nababala ako sa sitwasyon ng ating bansa. As a matter of fact, the national security of the Filipino people is under threat. Both internal and external. Correct. I see internal because of the existence of Abu Sayyaf, BFF, and IS. Aside from that, those are legitimate factions of the Moro rebel, such as MLF, na nandiyan pa rin yung peace talk interpreted government meeting na hindi pa nagtatapos. Tapos nanganak agad itong dalawang faction. Hindi natin ito pwede baliwalay. Because there is an intervention of the foreign country na pumapasok sa ating bansa na gusto tayong punuhin. Para hindi ang unang ng bansa natin, hindi tayo magkaroon ng tunay na kapayapaan. As for myself, I've been rebelled for several times at different occasions na ang solution sa problema ng ating bansa, which is
yung political stability, existence of rampant corruption, mismanagement of the government to use our natural wealth is pagkakaisa. Hindi tayo pwede, kung pwede, embracing an opposition to assemble themselves with their supporters in the street, calling the people for the tamper down or to tamper down the administration of the Congo, because that is not good as of this moment. Inaharap ang ating bansa itong mga malalaking ng problema. Sinasabi ni Utrecht, yung IS ngayon, mga batang-bata pa, mga operating in Mindanao, particular in Lano del Sol, brave without fear of facing those enemies. Kayang-kaya nila lumaban kahit thousands of military sinasabu pa nila because they were that time. At meron din sa BFF, madalas sila nakipagsaguban sa military. Abusertin, Evelyn. Yung tatlong grupo na ito, demanding the implementations of independence, which is not or cannot be realized because the lack of support from the masses. Ang gusto ng karamihan ng mga Muslims sa Mindanao ay magkaroon ng federal bonds of government. And with permission to my friend Freddy, because I know that you are not agree for the implementation of federal bonds of government. But the questions, my friend, is how can we solve the problems of the people of the government with this long conflict in Mindanao? As for myself, federal bonds of government is a viable solution to solve the conflict in Mindanao. If, as well as the problem of the national government with the NDF and CCP rebels, kailangan magkaroon ng federal, kailangan mapalitan ng saligang batas kung po pwede. Alam ko matagal ito ginagawa ng ating mga national leaders. Sapagkat, every time that the national government entered a peace accord with the Moro rebels, hindi na implement. Dahil pagdating sa Congress, kino-question sa Supreme Court. At ang sabi ng Congress at ang mga babatas, there is no empty law to accommodate, to implement the result of the peace accord entered between the two parties, the government and the military. So, anong gagawin natin dito? Hayaan ba natin dito na dumarami ang population ng ating bansa na nangangailangan ng national government na maunlad ang ekonomiya natin because of the rapid populations promotion of our population that every Filipino is in need of public services na may kakulangan tayo sa pundo. Puro utang, puro tayo nag-resourcing sa foreign fund para tulungan ang problema ng sambayan ng Pilipino. Because we are considered as one of the richest in terms of natural wealth. Kaya sinasabi ko kanina, ang problema sa bansa natin is mismanagement of the government to use our natural wealth. Pero pag yan ay nagamit natin na develop natin yung mga area na nandunod yung mga natural wealth natin, wala tayong kaproblema, masosolbang problema sa ating mga kababayan. Palagay ko, wala din ang revolutionist. That everybody is happy. Now, because of the present system of the government, which is presidential, very defective, marami tayong problema. Hindi ito masusol hanggang hindi tayo magkaroon ng something change at magkaroon ng replacement ng presidential form of government into a federal form of government para ma-accommodate natin yung problema sa mga rebels. Dahil kahit anong gawin natin, naka-open sa kanilang puso na hindi, wala, they have the place in the present forms of government. Gusto nila magkaroon sila ng independence, but hindi natin pwede sila pagbigayan dahil tayo kailangan natin buo ang Pilipinas. Pwede tayo doon sa state. Kaya ito pinagkabalaan, sinusuporta ng ating mga kababayan na sana matupad ang federal forms of government because as I said a while ago, this is viable and effective in solving the long conflict in Muslim Mindanao. At yan po,
ang kasalukuyan na pinapangarap ng mga Muslims, including myself, at sinasabi na ginawa ng permission na kaibigan natin, including myself, dahil dito sa federal state, wala tayong pangarap sa independence. Ang federal state, pag pinagbigyan ito, ikukonsulta ko, isuggest ko sa national government, sa administration ni President Duterte, na gawin lang yung tatlo or apat na state for the Muslim minorities. One state for Mananao tribes, one state for Maguindanao tribes, one state for Tausug tribes, and one state for ethnic minority groups. Kailangan sa minority groups, kahit kailan, hindi sila nagka-nalasak yung equal share of the blessing of democracy. Palagi sila nakakalimutan. Kaya maraming nagre-rebuild. Ganun din sa ating ibang mga kababayan. At yung pag-implement sa Federal Forms of Government, it is in the right tracks. And I'm sure that this administration will really understand that federal is better for the Muslims, minorities Mindanao, rather than independence. Thank you po. Okay, alam mo, Andy, no? Unsolicited advice sa ating mga brother Muslims. Kasi I've been part of the Muslim community for so long. I've been part of the MNLF in the past. That was the reason I know what's really going on there. Ang problema natin ganito eh. Ang nagpapatakbo ng bawat clique or ethnicity ay yung mga warlords. Ang problema sa warlords, isang may mga best interest na nasa likuran nila. In the process na ma-manipulate sila, with or without them knowing it, no? Ang advice ko, ng pinakamagandang gawin natin dito, ay we create new leaders. Gamitin natin ito mga scholars natin, like Don Lukman, Andy, kasama ka dyan. Could be ourselves. Napagkaroon ng bagong sistema at expand na lang yung autonomous regions para makontrol yung ethnicity. Kasi hindi mo pwede pagsama-sama talaga itong mga grupong ito. But, so, hindi na natin kailangan yung federal form of government in the process. As long as we have a political leaders na mayroong political will, we can do it. Ang malaking problema ngayon sa Mindanao, kaya look what happened. Pag pinasukan tayo ng mga foreign operators, pinasok yung mga IS, Al-Qaeda, puno. Na alam naman natin itong mga grupong ito ay funded by the military-industrial complex of foreign governments. Huwag na tayo magkukuhan dyan. Marami ang, just like yung si Ram Siusef, we were instrumental in getting him. Ang naging bida si Musharraf, kaya siya naging presidente sa Pakistan. Pero dito kinuha yan. At kumuha yan, PSG ni Ramos, Fidel Ramos, which I was part of that unit in the past. Kaya alam ko what's really going on. Kinuha yan. Doon ko na-realize na ito mga terrorists na puno, like Ram Siusef, ay mga asset operators. So, we have to be aware about these things, lalong-lalo na ngayon, na out of the blue. Sa dami kong pinagtahang terrorism conference worldwide, wala akong nakita ang pangalan ng maute. Huh? There's no such thing. This was the creation of an intelligence unit to create the situation in Mindanao. Alam mo yan, Andy. You know the terrain. At nakakalungkot na pati itong ating mga ibang intelligence unit na gagamit for that purpose. Dahil sa, alam mo na, may mga hidden agenda. So we have to be aware about these things. Dahil itong ang ating defense establishment na nagko-confirm na nandito yung ISIS. Part of na nga sa Amerika eh. Inaamin na nga ni mismo ni Trump na ang nag-create ng ISIS si Clinton saka sila McCain. Oh, may mga video pa yun, chinit. Meron tayo itong copy ng inaamin ni... kaya natanggal sa State Department si Clinton, si Hillary, dahil she admitted na they created Al-Qaeda and ISIS, including McCain na may mga litrato pa na ini-expose ni Donald Trump. So, huwag na tayong maglukuhan dyan. Huwag na tayong magatuhan dahil tayo maapektuhan dito. Ang malaking problema natin sa Mindanao, actually, naging speaker tuloy ako, no? Kasi, I'm worried about these things. Pinapalabas sila na nandiyan na lang. Kasi, ang problema dyan,
Sino ba nag-create ng Abu Sayyaf? It was the creation of ISAP. Na nung nawala na yung handler, wala na, narikot naman ng CIA para doon sa operation ni Osama Bin Laden na asset yun ng US government ng CIA. Oh, nung sinacrifice ng Saudi Arabia si Osama Bin Laden, look what happened. Ito, ganito rin same pattern. Ah, yung mga political warlords natin doon na behind sa Abu Shabu. Kaya nga kinakot nila yung lugar na yan, Basilan, Sulu. Tapos ngayon, ang nakakalukot, pati tawi-tawi na damay na, wala naman ang tahimik ng tawi-tawi for so long. Dahil nga sa, yung dati, mga smuggler dyan sa barter trade, eh pati Shabu pinasukan na eh. Look at happen now. So, ang laki ng problema. Hanggang hindi natatanggal, yung ilang tao lang naman yan, pitasin mo yan, dyan, tapos na eh. Tapos na, gusto natin maging tourism area yung mga lugar na yun. Paano natin mapatahimik yan hanggang nandiyan pa yung mga bandido na may control? Tingnan mo, lifestyle check again. Ipa-check mo yung mga buhay, yung yaman na mga yan na basically they control every businesses in Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi. Tapos na usapan. Alam mo na sino mga nag-create ng laking gulo dyan. Ha? Na yun pala, yung Basilan, Sulu, ay diyan pinapasok yung mga chemical na ginagamit pang Shabu laboratory. Tama? Bakit nakakalusot? Dahil yung sindikato, yung ulo, ay well-entrenched sa gobyerno, well-connected, hanggang Malacanang merong mga tao. So, kung hindi naagapan, huwag natin i-sacrifice ang ating mga sundalo sa nagiging collateral damage sa kalokohan ng ilang. Okay? Thank you, Kuya Eric. Thank you, Brother Dato. Alam po ninyo, matagal na po, kami po sa Nationalist Filipinos Against Foreign Intervention, matagal na po namin pinag-aralan itong gulo sa ating bansa, hindi lamang sa Mindanao. At nung walang nagsasalita para ipagtanggol ang MNLF, lalong-lalo na si Normiswari, kami po ay nagsalita. Si Normiswari po ay isang patriot, Moro National Liberation Front, pambansa ang iniisip niya, hindi yung para sa isang reyon lamang. At napag-alaman ni Normiswari na ginamit lang sila ng Malaysia para magulo ang Pilipinas at makalimutan ang Sabah. Ang Sabah po ang pinakamayaman na lupain sa buong mundo. Nandyan po ang langis, lahat ng klaseng kayamanan nandyan. At maunlad sana ang buong Pilipinas kung yan ay hindi nanakaw ng Malaysia, Britain, kasabwat din ang CIA. Nakakalungkot kung sino pa yung kaalyado natin. Pero hindi lahat ng Amerikano ay kalaban. Meron dyan yung tinatawag na New World Order Advocates. Yan, sina Clinton, sina Trump, si al-Baghdadi kasama ni McCain. Si Trump, bayani yan. Si Trump, hindi si Trump, si McCain ang binabanggit ko. Kasama ni al-Baghdadi sa litrato, yung head ng ISIS. Ganito po ang style ng CIA, yung New World Order, hindi, not necessarily the Americans. We love the American people, especially President Trump ngayon, may magagawa yan. Ganito pang style nila. Inagaw nila ang Sabah sa atin, 10 days after we were granted freedom kuno by the Americans, July 4, 1946. 10 days after, nag-declare ang Queen of England na kanila na raw ang Sabah. Samantalang umuupa lang sila sa Sultanate of Sulu. Ngayon, nung binabawi natin yan, paiiksin ko na lang, binabawi natin yan, yung mga tausog ay inutusan ni Sultan Kiram na mag-training kayo sa corridor kasama ang AFP para bawiin ang Sabah. Anong ginawa po ng CIA sa pamamagitan ni Ninoy Aquino? Nagsuot sila ng mga volunteers ko, no, doon sa Operation Merdeka. Hindi po Operation Javida yun. Operation Merdeka yun. I know, because my uncle was there, Commander Pedro Pasion Jr. of the Philippine Navy. At yung isang recruit doon na bata ni Aquino, si Alfonso Mamaroglu, sila yung nag-insight ng mutiny doon, hindi yung mga tausog. Hindi totoo yung balita na ay nalaman namin na brother Muslim namin yung lulusubin namin, yung Malaysia, kaya ayaw na namin. Hindi! Kaya sila nagtitraining doon para lusubin yung mga British at saka yung mga tuta nilang Malaysians. Alam na alam nila yung gagawin nila at sila ay volunteers. Ngayon, binaligtad. Nagkaroon daw ng mutiny yung mga tausog na hindi naman totoo at in-expose ni Ninoy Aquino sa Senado na meron daw masakir. Wala pong masakir.
Wala pong namatay doon, kundi si Alfonso Mamaroglo at saka si Lieutenant, if I'm not mistaken, Fernandez yata yun. Wala pong masakyan na naganap. Gawa-gawa lang ito ng CIA para masira ang plano ng Pilipinas kasama ang Sultanate of Sulu na bawiin ng Sabah at magalit ang mga Filipino Muslims kay Marcos at sa Republic of the Philippines at magkaroon tayo ng internal rebellion at makalimutan na natin ang pag-recover sa Sabah. Ngayon, sino pong nakikialam dyan sa federalism na yan? Lilinawin ko sa inyo, saan ang gagaling ang federalism? Sa Malaysia! Malaysia na nagdakaw sa atin ng Sabah, sila pa ang susundin natin. Para kang binibigyan ng candy na may lason. Akala mo masarap. Yung pala pag kinain mo, ay mamamatay ka. Ang kanila po kasing balak ay nung una yung MOA AD. Kaya nakita niyo sa Malaysia ginaganap yung usapin, di ba? MOA AD. Yung BBN sa Malaysia rin. Yung federalism sa Malaysia rin. Bakit palating sa Malaysia? Eh, internal problem yan eh, mga Pilipino. Eh, dapat Pilipino ang mag-provide ng solusyon. Ngayon, ano po ang dapat natin gawin dito? Tignan natin ang ating konstitusyon. Sasabihin natin, hindi, pangit ang konstitusyon. Hindi pa nga natin nababasa eh. Nakalagay sa konstitusyon, bawal ang warlordism, bawal ang political dynasty. Yan po ang una natin dapat ipatupad. Ipagbawal talaga yung warlordism na yan sa political dynasty. Bakit nag-aalsa ang ating mga kapatid na Moro? Kasi yung mga politicians sa kanila, pagpauhanin po, hindi nakakarating sa ordinary people yung ano yung biyaya. Walang education, walang healthcare, wala lahat. So ano pong solusyon dito? Hindi po yung MOA AD, hindi po yung BBL, hindi yung federalism. Kinakailangan po Filipinism. Ano pong gagawin natin? Tayong lahat mga Pilipino, si Brother Norman Suwari, lahat, mga Pilipino tayo, let us devise our own solution to the problem. What is the solution? Number one is industrialization. Yung ginagawa nila Tito Osillas, convert all natural resources and rural and raw materials of Mindanao into finished products, export them as finished products. Bigyan ng trabaho yung ating mga kapatid na Muslim. Pangalawa, tigilan na yung divide and rule na yan kasi yung federalism po, hindi po yan uubra sa buong Pilipinas. Sasabihin nyo, pakitan natin yung constitution, buong Pilipinas, federalism, hindi po. Yan po ay uubra lamang sa mga areas na meron tayong mga tinatawag na religious or cultural minorities. So ano po ang solusyon? Autonomy. Autonomy. Dapat merong autonomous region of the Tausugs, autonomous region of the Maguindanaos, autonomous region of the Maranaos, at saka autonomous region of the Lumads. Kasi pag in-impose mo yung federalism sa buong Pilipinas, hindi tatanggapin yan. Sayang lang yung effort mo. At pagmumulan yan ng destabilization. Any charter change, I'm telling you, I am concerned. I do not want President Duterte to be ousted. Nandiyan pa ang mga dilawan. Anything. Pag pinasok mo yung charter change na yan, dyan po magkakagulo. Sinasabi ko sa inyo. Bakit? Ma-destroy po yung unity at magkakagulo. Magkakaroon ng destabilization. So what we want is for this administration to succeed, finish its term until 6 years from now. At ano pong dapat gawin? Dapat po, instead na mag-concentrate tayo sa chacha, mag-concentrate tayo sa actual solution. Napakadali po yan. Batas lamang ang kailangan dyan. Kung gusto nila ng parliamentary system dyan sa lugar na yan, pwede po. Bakit? Hindi naman pinagbabawal ng constitution eh. Hindi po pinagbabawal ng constitution. Ang problema po kasi sa federalism, ganito. Bakit gusto ng Malaysia yan? Bakit ang nagtutulak yan, United States Institute of Peace? Wala ba silang ano dyan? Wala ba silang ulterior motive dyan? Wala silang hidden motive dyan? Bakit na nagtutulak yan? Britain. Yung tinatawag na, meron silang tawag eh, yung contact group, international contact group. Hindi naman idea ng Pilipino yan eh. Idea yan ng mga dayuhan. Bakit? Bakit pati Japan, nakikialam, gusto nila, pinopondohan nila yung federalism. Pati po yung Albert Del Rosario Institute, alam natin, pro-CIA yan, di ba? Nagtutulak ng federalism. Bakit lahat ng mga NGOs ng mga Amerikano nagtutulak ng federalism? Yan nga po silang nag-google sa atin eh. Sila nga ang gumawa ng civil war sa Mindanao eh. Tapos sila pa rin na mag-provide ng solution. So it's not a solution. Kasi ano po? Ano po ang gusto nilang mangyari? Under federalism, there is the inherent right of every state to secede from the federation. Nangyayari nga sa Scotland. In fact, hindi titigil ang Scotland hanggang hindi sila magkaroon ng referendum na mananalo ang yes para mahiwalay ang Scotland sa Great Britain. All it takes is a referendum. Kahit na ilagay mo sa constitution na bawal ang secession,
baliwala yan kasi sa United Nations Charter, nire-recognize ang inherent right of every people to self-determination. So pag federalism na po tayo, anong gagawin ng mga Kano? Anong gagawin ng mga British? Anong gagawin ng mga Malaysians? Oy, pupunduan namin yung referendum dyan sa, ano, sa State of Mindanao. Ha? At huwag kayo mag-alala dahil nandiyan yung Spartmatic ni George Soros. Yan ang magbibilang ng boto. At saka yung COMELEC, nandiyan na si yung mga tuta namin, ha? Yung mga ahente namin. Na pagka ni lifestyle check mo, magugulat ka. O mananalo ang yes ngayon. In just a simple referendum, without firing a single shot, Mindanao will be separated from the Republic of the Philippines and will become the 14th state of the Federation of Malaysia. Papayag ba ang mga Tausog na ninakaw na ang Sabah, pati ang Mindanao na nakawin pa? Hindi po tayo papayag niya, lalaban po tayo. Kaya tayo po magkaisa ang solusyon dito, Muslim, Kristiyano, tayo pare-pareho Pilipino. Huwag tayo magpagula sa mga dayuhan. Ang solusyon nasa sa atin, wala sa labas ng bansa. Save our constitution, implement the constitution, nakasulat industrialization, hindi pinapatupad. Nakasulat, bawal ang warlordism, political dynasty, hindi pinapatupad. Bawal ang pork barrel, hindi pinapatupad. Ipatupad po ang constitution, huwag palitan para walang destabilization. At pabayaan natin si Dicong na matapos yung kanyang 6-year terms na implement ang constitution, number one, industrialization. At mawala na po yung federalism na yan, nakakatakot po yan. Thank you. I just want to clarify things, sorry. Malaysia is not our enemy. It is us. Hanggang wala tayong ideology, wala tayong self-determination, kaya-kaya tayo i-manipulate because everybody watching it for us, nothing will happen to us. Tandaan nyo yan. At kung di natin na-populate yung mga thinkers natin like Yusef, Punya, Andy, Tito, Verdi Hill, and so many others ng nationalists and patriots, walang mangyayari sa akin. At I'd like to clarify what really happened doon sa Merdeka. Merdeka talaga yon. I was part of that. I was an MNLF lecturer to Manidabas. That's why I know. That's why kita nyo, dito lang bubunta si Don Visuali sa ating hall. Walang ibang pinuntuntahan yan because of that. Link of mind to so many warlords in the past. Like Alonto and others. Ang laki ng problema natin dahil yung mga politiko na rin natin ang nagpapahamak sa atin. Ang nagpahamak niya sa... kaya nalaman ni Nino yan, mayroong gagawin sila Marcos sa Sabah. That was because of Colonel Martelino, na very close sa wife ni Chino Roses, kay Doña Pasita Carvajal Roses. Nung umuwi si Pasita sa bahay niya, na ikwento kay Chino, without the knowledge of Pasita na si Chito ay very close naman kay Doña Aurora. When Chino went to the house of Doña Aurora, nandun si Ninoy, napakinggan niya yung usapan. Doon, lumabas yung Merdeka. Pero, ginawa nila ng panibagong script nila, Teddy Boy Loxin, nagkaroon ng out of the blue, nagkaroon ng Jabila. Yan ang talagang istorya. Pero kung hindi nag-click ito, ay talagang nakuha talaga yung Sabah. That was the reason ang ginamit ni Abdul Razak during that time ay yung Jesuit priest si Father Jose Blanco ng Ateneo, alias Dirk Blanco. He created yung SOCDEM, he created, he recruited through some of my friends na nandun sa grupo niya, si Lanur, saka si Joe Masiso na parehong professor sa UP. Ang dahil pang mentor story na hindi lumalabas na although it's really part of my book na ilalabas ko in the past. Kaya, in the future, kaya not yet. Kasi maraming tatamaan dito sa malaking problema ng mundo, ng bansa natin. At sila high time na mabago na yung direksyon. Kaya kung mapapansin nyo dito sa ating forum sa Balikahan, no holds barred. Thanks also to Bill and Mayer and Juby na wala kasi may forum din siya na itong ating forum ay unedited sa YouTube. At hindi nila kayang baguhin, i-distort yung mga sinasabi natin dito. So, I'd like to thank everyone sa tulong ninyo
At thank you rin sa expose ni General Habib Nicabrin last week na ang trust niya is to unite all the stakeholders of Sultanate para magkaroon ng credibility at hindi na tayo kailangan ng ipag-away sa Malaysia. They will just get us due them. Kasi wala na eh. Kahit anong gawin natin, helpless tayo. At kesa tayo ay guluhin pa dito, ay makipagkaibigan lang tayo sa Malaysia. Dahil sila marami rin problema doon, eh ginagamit tayong painting the West, fighting in the East in the process. Just like what's happening now with China. Sa laki ng problema si Xi Jinping, ay kailangan eh gumasa ng plano para doon nakatutok yung mga Chino na galit na dahil kolapso na soon ang China. So, thank you sa Marky Marquez from Quito Sias, Andy, Yusek Puch, at Bertie at Leo. Leo, sige, meron ka pang katanungan. Announcement lang. There's going to be Mike. Just give Mike, para matang. Those who may be interested, there is a business forum in Davao, Marco Polo, on when? February 10, hosted by Manila Times. I know, okay. And it will be all day. And the number one proponent is Secretary Sunny Dominguez of the Department of Finance. And they're still confirming the speaker from ADB, Asian Development Bank, and also the ambassador of China, who will take the place of AIIB, who will talk also on the impact and influence of the newly created the Asian Bank that China is spearheading. And that Manila Times will confer to our President Digong the award of the Manila Times. So those who are interested, it will be at Marco Polo. But there are other hotels that you may stay if you like, not necessarily Marco Polo, because I called up this morning. It's also fully booked. Okay, thank you. Thank you. Paki email mo na sa text mo na sa akin yan, no, para isama ko sa news series no. Brad Mensay. Any other question? Brother. Mark. Last question. Asin tayo pa pala. Isa lang. Brief comments lang, doon sa sinabi ni Mr. Passion na political will, ako dito na yan eh. Yan ang isa sa reason kung bakit we have gross wealth and income inequality. But in the meantime that we are waiting for a president, a strong president who has that political will. So far, itong si Digong mukhang may science na ganun. Hindi naman pwede wala tayong gagawin. Kaya in the past, we have been doing something. For example, in the case of Manila, yung nakaraang rate rebasing, ang winning bid ng Manila, 4.96 sa centavos per cubic meter. Yung 3 rate rebasing every 5 years, more than 10 pesos per cubic meter ang increase. Tapos nung 2013 rate rebasing, for the first time, nagbigay sila ng briefing sa tao, umaten kami, saka si June Abiliana, noon namin nalaman ko anong ginagawa niyan. Eh, kinwestiyon namin sa Supreme Court yung 8 pesos 58 centavos na gusto pang idagdag. Eh, doon namin pinoint out na sa Supreme Court na kaya rate of return ito, gano'n nga yung sinabi ko kami na sobrang nataas. So, nag-issue ng TRO ang Supreme Court. Kaya ang NWSS, ang naging decision doon sa kwan, kasi yun ang mag-approve or disapprove, doon sa petition ng Maynila, denial. Dahil kung approve nila, sila ang mag- didefend doon sa Supreme Court ng increase na dadagdag na naman nila yung sobra-sobra. Pero ngayon, siyempre may solution sila, mayroong arbitration, doon naman sa arbitration niluto. At kasama yan sa mga solution na ito. Pero ang naging resulta nga, dahil kinwestiyon namin sa Supreme Court, ang naging increase lang, 1 peso something instead of 8 pesos 58. Siyempre, mayroon na rin yung kaysa wala. Pero up to now, the Supreme Court has not scheduled oral arguments on the case still pending with the Supreme Court. Doon sa yung mga new technologies in agriculture, ang isang comment ko lang dyan, in the past, yung ba yung Philippine recommends sa Hispanos, may mga nag-discover sila, pero kulang ng dissemination. At tapos, very expensive. Totoo yan. Kaya nga, hindi kami nakikihalo sa mga government institutions kaya ng UPLP.
Oh, eh kaya... Wala naman may tuturo sa ating mga yan. Itatago pa nila yung mga research nila. Hindi, tsaka napakamahal. Iba nga coated paper pang ginagamit, tsaka may binder. Kaya nung araw, nakabibili ko for less than mga 3 pesos lang. Basta private, tsaka nila mga 20 pesos plus eh. Kaya mahal-mahal nun. Kaya nung ako, sana doon sa dissemination, hindi makulang. Doon sa federalism, actually, I want to be convinced about federalism, eh, pero puro conclusion ang naririnig ko, wala yung systematic art of problem solving na sasabihin mo, what is the problem that we are trying to solve, ano ang root ng problem, dahil baka yung problem may symptom lang ng root, tapos anong alternative solutions, hindi yung one-track solution, tapos you choose the best or yung the best solution or combination of solution. We are after the one best way of doing things. Ngayon, with 2 pages akong nilagay riyan na nandun yung mga points na kinukuha ko na sana sagutin ng pro-federalism dahil the people have to be convinced. Hindi pa lang nakukonvince ko lang sila. Okay, with that, Ms. Wills. Isa lang, ano? I'd like to confirm, no? Kasi mas conversant kayo tungkol sa Meralco. Yeah, oh. Is it true that the Meralco before Cory's time is owned by the Meralco Foundation? Yung Meralco Foundation, I think, emerged after Meralco was taken over by the government noong martial law era. Was bought by the government. So yung Meralco Foundation, yun yung naging parang corporate vehicle for the operation and acquisition of Meralco. So what happened to that foundation? Was it already dissolved sa SEC? I am not that conversant with the transition, but what I know is Meralco was delivered lock, stock, and barrel in 1986 when the Marcoses were ousted. In fact, one of the burning questions right now is under what terms was the delivery of Meralco as it is? Remember, Meralco in its original configuration when it was taken over by the Meralco Foundation during martial law, was way, way, way smaller than the Meralco that was delivered to the Lopezes under the first few months of the Aquino administration. The franchise itself grew geometrically under the Marcos years, and there is no clear accounting that I have seen as to the terms under which it was delivered. Unfortunately, from the time in 86 when it was given back to the Lopezes, it has permutated into several ownership structures. I share your idea, no, that this 30 billion overcharged by Meralco may not be returned to us, considering that most of the residents are transferees, no? Kaunti lang ang permanent residents dyan, eh. So I've been thinking of this possibility, wako kung kaya pwede ito, no? Na we convert this debt of 30 billion into equity. Consumer equity. Yes. Consumer equity, so that we will have been on the table for some time. Yes, oh. So that if this Meralco Foundation is still alive. Yes. We can be represented by this. Yes, it's so that we will have a voice, no? It's a good possibility. In fact, let me address your question two ways. First, there is actually a very huge gap in the utilities sector, in the sense that if you look around, there is no institution that looks after the interests of consumers in the utility sector. If you look at other regulatory regimes, I mentioned Alberta, Canada a while ago. In Alberta, they have what they call a utility council, utility advocate council that looks after the consumers. They litigate, they educate, they research, they do all those things for the consumers, and it's institutionalized. In the United States, most of the states have their own consumer council who look after consumer interest. In the Philippines, I suspect by design, there is no single institution that looks after the consumers. We are told that there is ERC, there is DOE. Unfortunately, we have an ERC that is heartless
and a DOE that is clueless. So where do we go given a situation like that? So one of the major things that I would like to see as a reform is for EPIRA to be amended with the creation of an office that will specifically look after the interest of electricity consumers. Because in a situation right now, technocrats like Mar, like Jojo Borja, like RG Javeliana, they don't have a platform wherein they can integrate their learnings at the very technical and complicated things. And they are designed to be so, I think, to our disadvantage. There is no common platform where they can integrate that. There's even no platform where the passion of Ferdi can be channeled. So if you have an office like that, which will channel the passion of our Ferdis and integrate the learnings of the Mars, the Jojos, and the RJs, then we will have a better chance of defending ourselves. So that's one. As to the consumer equity, that has really been on the table. Wala lang kaming platform na pagdala dyan. I wish, halimbawa, the IBP will join us in going to the Supreme Court and asking the Supreme Court to ask ERC to report back to the court their implementation of the 2002 and 2003 decision. Because that has been majorly, parang bigly ni Trump, no? That has been majorly violated by the Energy Regulatory Commission. How? Major point in the decision is corporate income tax is not chargeable to consumers. What did ERC do? In 2004, it adopted the PBR. What is the PBR? It has five revenue building blocks. One of the revenue building blocks is corporate income tax. So it is as if it is thumbing its nose to the ERC and to the Supreme Court, and ERC saying, we just say, change the rules, adapt another methodology, we can overturn your decision. Supreme Court said in that decision, follow the public service law 12% cap, they adopted weighted average cost of capital under PBR, and it became 14.9%. So, refund, as I said a while ago, we could have refunded ourselves. So if the Supreme Court can be compelled or asked or enjoined to ask ERC to submit its compliance with the 2003 decision, explaining in clear terms kung paano in-implement yung refund, kung bakit nila in-overturn yung 12% cap on return, kung bakit nila in-institute as a recoverable expense yung corporate income tax. And mind you, ito yung masakit, nagdrama pa yung Meralco at saka ERC. After Meralco adopted the PBR at sinabing corporate income tax is chargeable, Meralco filed a petition with the ERC and said, hey guys, we're gonna be generous. We're not going to charge it. We're going to put it as an expense, but we're going to set it to zero. Anong sabi ng ERC? You're very kind and you're very generous to your customers, but we insist that it is still a recoverable expense. Defying the Supreme Court decision. So, you know, very we have nice. To clear so much on that. Thank you very much, Yusek Cunha. Sige. Yung tungkol yun sa Meralco, ang understanding ko dyan, na-sequester yan ng mga not-possessed. Ibig sabihin, nakuha nang without compensation. Ngayon, ang nangyari, nag-invest ang gobyerno. So, maliit na lang ang kapital ng Meralco. Nang ipinalik yan sa mga low-possessed, minority interest lang sila. Hindi naman binigay lahat. Ang sama lang, minority interest, pero management contract na sa kanila ang management for certain number of years yun. Ewan ko kung in perpetuity. Yun ang masama ron. Kaya nga for a time, mayroon mga government officers na nasa board of directors ng Meralco. At nung nagbenta lang ang GSIS, saka napunta sa private chat. So, ibig sabihin, hindi naman apak sa mga napustad, pinamigay nila. Hindi po kinonfiscate ng Republic of the Philippines yung Meralco. Meron po sulat si Lopez nagmamakaawa sa Republic of the Philippines na i-bail out sila sapagkat baon sila sa utang, $300 million. Ang CPA po na nakakaalam niyan ay yung tatay ni Butch Valdez. Sila po ang CPA ng Meralco at that time. Kaya alam na alam, buhay pa si Butch Valdez.
kayang-kaya nang ipaliwanag sa inyo in detail na hindi po yan kinonfiscate. Ah, ang ginawa po dyan, yung Meralco, bukod sa in-assume ng government yung $300 million debts nila, binayaran pa sila ng 300 million pesos. Ha? Talagang sobra-sobra at na-criticize pa nga si Marcos noon na kaya niya ginawa yun dahil meron siyang utang na loob sa mga Lopez. Nagbibigay siya ng favor sa mga Lopez na hindi naman dapat. Kaya hindi totoong nalugi ang mga Lopez doon. Kumita sila doon. They were saved from their creditors by the Republic of the Philippines. And the title of ownership was transferred from the Lopezes to the Republic of the Philippines. Pag upo ni Cory, binalik sa Lopez walang bayad ni Cinco sa Republic of the Philippines. At alam din po yan ni Juan Ponce Enrile kasi siya ang abogado ng Lopez at the time. Ang CPA, si Valdez. Yung anak ni Valdez, si Butch Valdez, buhay pa. Kontakin ninyo, siya magpapaliwanag sa inyo na hindi po yan kinonfiscate. Di Lopez's beg the government for them to be paid and for them to be saved from their creditors. Kaya hanggang ngayon, gobyerno ang may-ari ng Meralco. Ngayon, bakit binenta ng Lopez yan sa MVP Group? Para sabihin nila, aba, huwag na ninyo kami habulin, mabenta na namin eh. Anong isasagot ng MVP Group? Aba, wala kami kasalanan, buyer in good faith kami. So, paano ngayon ang Republic of the Philippines? So, ang taxpayers, wala na. Kawawa na tayo. Samantalang ang totoo niyan, dapat ibalik sa Meralco, ang Meralco sa gobyerno. At yung mga shares of stocks, ipamahagi sa mga consumers. Natatandaan niyo nung araw, nakakatanggap tayo ng dividends. Yes. At saka meron tayong certificates of ownership. Yes. Sa Meralco, sa PLDT, etc. Mm. O bakit ngayon, wala yan, saan napunta yun? Mm. Ha? Kaya huwag natin lituhin ng tao. Hanggat pinapalabas natin na biktima ng mga Lopezes, wala pong mangyayari sa ating bansa. Hindi po sila biktima. Nakinabang sila noon at patuloy sila nakikinabang hanggang ngayon. Totoo yan, no? Remember, kaya nga naging Vice President si Fernando Lopez eh. Oh. Yan din na reason bakit yung kaliwa nagkaaway-away sila eh. Dahil yung panding dati ni Lopez sa mga kaliwa nawala yung nagkaayos sila ni Marcos. Through the help of Mrs. Marcos. Yes. At bakit po nagkaroon ng first quarter storm? Kasi nagpa-party ito mga Lopez, yung fountain, imbis na tubig, champagne. Nagaling po yung mga kabataan, ostentatious display of wealth. Kami, naghihirap, tapos kayong yaman. Nagkaroon po ng communist insurgency, nagsimula sa first quarter storm because of that ostentatious display of wealth. Kaya huwag natin palabasin na biktima yung mga yan. Tayo po ang mga biktima, hindi sila. Sila po ay mayayaman, tayo po ay naghihirap. Okay, with that, I'd like to thank Carguera. Okay kayo lahat. Tarong Tito, Andy, Music Woods, at si Ferdy. Thank you sa ating TV crew, friends, and of course, to all of us in the media. See you next week. Carlos Valdez yung auditor. Carlos Valdez. Ay, pwede hindi ka rin sa inyo. So, understandable kung bakit hindi alam mo marami. No, son. Dad. Hi. Happy Chinese New Year.